Kamusta, ako po si J.E.? Ang video na ito ay ang ikalawang parte ng pagtalakay natin kay Merwem. Kung hindi nyo pa napapanood ang unang parte, ay nare-recommenda kung panoorin mo muna ang part 1 upang mas makasunod ka at mas maintindihan mo ang ating pag-uusapan ngayon. Ating tatalakayin dito sa part 2 ang lahat ng pagbabagong naganap sa kanya matapos ang pagsabog ng Poor Man's Rose. Pag-uusapan rin natin ang pinaka-nakakaiyak na parte ng kwento at ito ay ang kamatayan ng dalawang karakter na ating minahal na sila Merwem at Komugi. Kaya, kung wala pa kayong panyo o pamunas ng luha, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataong kumuha nito pagkatapos niyong i-hit ang subscribe button at ang notification bell para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JATV. Sa pagtatapos ng laban ng pinakamakapangyarihang kamera-ant na si Merwem at ng kinilalang isa sa pinakamalakas na hunter na si Netero, ay umusbong ang isang rosas na sumisimbolo ng kasakiman ng sangkatauhan. Ito ang Poor Man's Rose, ang bombang inimbento para sa malawakang paglipol at pagkawasak na bago pa man gamitin laban kay Merwem ay pumaslang nasa milyon-milyong inosenteng buhay. Ayon sa tagasalaysay, ang mga tao ay higit na masama kaya sa mga kamera-ants. Isang bagay na mas lalo kong sinang-ayunan dahil sa ilang depiksyon na ipinakita sa istorya. Ibinahagi sa atin ng kwento ang larawan na mula sa video ng brutal na pagbugbog ng 40 pulis kay Rodney King, isang Black American sa US. Ang kalupitang ito ay naglikha ng malawakang protesta sa Los Angeles na ipinakita rin sa pagsasalaysay ng Hunter x Hunter. Bukod dito, ipinakita rin ang larawan na kuha ni Eddie Adams noong kasagsagan ng giyera sa Vietnam. At higit sa lahat ay ipinakita ng Hunter x Hunter ang mga pambobomba ng B-29 Super Fortress Bombers sa Japan ng World War II. Lahat ng larawang ito ay nagre-representa ng kalupitan ng sangkatauhan. At katulad din ng kaganapan sa totoong mundo, ang atomic bombing sa Hiroshima na pumaslang sa napakaraming buhay ay dinepiksyon sa pamamagitan ng Poor Man's Rose na lumamo ng buhay kay Merwem. Dahil sa sobrang lakas ng pagsabog ng bombang ito, ay nagkalasog-lasog ang katawan ni Merwem at napunta sa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay. Noong inilabas siya ni Yupi mula sa napakalaking apoy, makikita ang matinding pagkatuyo ng natirang katawan ng hari na labis na pinagluksaan ng dalawang royal guards na sila Yupi at Poof. Wala silang nagawa kundi umiyak habang tinitingnan ng kaawa-awang kalagayan ni Merwem. Subalit, nang nakita nilang patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang buhay ang hari, ay naalala ni Poof ang kakayahan ng oras synthesis ni Merwem na palakasin ng hari sa oras na makakain siya ng ibang nilalang. Kaya, sa tulong ng nanability ni Poof na paghiwa-hiwalayin ang kanyang katawan papunta sa napakaliliit na piraso, ay naipakain niya ang kanyang mga cells sa hari ng mga langgam na muling nagpalakas ng pagtibok ng puso nito. Ang aksyong ito ang nagbigay din ng ideya kay Yupi na baguhin ang katangian ng kanyang katawan para maging likido at ipainom ito kay Merwem. Dahil sa sakripisyo ng dalawang royal guards, napanambalik ni Merwem ang kanyang pisikal na katawan at ang kanyang dating kapangyarihan. Ganun pa man, hindi nabuo ng tuluyan ng halos lahat ng alaala sa kanyang isipan. May isang bagay siyang pinipilit na matandaan subalit hindi niya ito mawari. Kahit pa man nakarating sila sa kastilyo at naipakita kay Merwem ang milyon-milyong tao na inalay sa kanya ng mga royal guards, ay sigurado siyang hindi ito ang gusto niyang maalala, na merong isang bagay o pangyayaring makakapagpunan ng pagkukulang sa kanyang sarili at merong isang taong bubuo sa malaking puwang na nasa kanyang puso. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Gunji Master na si Komugi. Si Komugi ay isang kampyon at masasabing henyo pagdating sa larong Gunji. Dahil sa hilig ng hari sa paglalaro ng mga board games, inibitahan nila ang bata upang makipagduelo dito. Subalit, iba sa mga naunang kampyon, si Komugi ay hindi kakikitaan ng kahit na anong bahid ng pagkakaroon ng talino. Nangingibabaw sa kanya ang hitsura ng isang uhugin at lampang bata. Ang madungas na anyo ni Komugi ay kabaliktaran ng kanyang mga malilinis na estratehiya sa larong Gunji. Sapagkat, maging ang talino ni Merwem ay hindi sumapat upang talunin ang bata, nagre-resulta ito sa madalas na pagsuko ng hari, ng kanyang pagkainis at ng kanyang unti-unting pagbabago. Si Komugi ang nagpakita kay Merwem na hindi lahat ng tao ay magkakapareho. Nangyari ito nang ninais ni Merwem na bahidan ng kasakiman at takot ang isipan ni Komugi sa pamamagitan ng isang pustahan na kapag nanalo si Komugi ay makukuha niya ang kahit na anong kanyang naisin. Subalit, kapag natalo siya ay kukuhain ni Merwem ang kanyang kaliwang braso. Sa halip na matakot ang mangamba, ay humiling si Komugi na imbis ang kanyang kaliwang kamay, kuhain na lamang ng hari ang kanyang palaging ipinupusta sa kanyang mga laban at ito ay walang iba kundi ang kanyang sariling buhay. Sinabi ng bata ang paghihirap ng kanyang pamilya at ang tulong na naidudulot ng kanyang bawat pagkapanalo sa mga patimpalak ng Gunji. Sinabi niya rin na ipinangako niya sa kanyang sarili na wawakasan niya ang kanyang buhay sa oras na siya'y matalo sapagkat kasabay nito ang pagkawala ng kanyang silbi sa mundo. Lubhang napahanga ang hari sa mga sinambit ng Gunji Master
na nagresulta upang putulin niya ang kanyang sariling kamay bilang parusa sa pag-iisip sa bata na katulad siya ng ibang tao na ganid at uhaw sa kapangyarihan. Bukod dito, si Komugi lamang din ang tanging nilalang na nakausap ng hari ng mahabang oras at nakapagkwento kay Merwem ng matagal habang matyagang nakikinig ito. Siya lamang din ang kumuha sa interes ni Merwem na labis na pinutunayan ng tinanong ng hari ang pangalan ng Gunji Master. At higit sa lahat, si Komugi lamang din ang nagdala sa isipan ni Merwem papunta sa estado ng pagkalito matapos itanong ng bata kung ano ang pangalan ng hari. Nagumpisa rin makaramdam si Merwem ng awa dahil kay Komugi sa lungat sa kanyang pagiging malupit na nilalang. Naipakita ito sa kwento noong pinatay ng hari ang imong umaatake sa bata upang ito'y iligtas. Kabaliktaran ng kanyang unang plano na paslangin ng Gunji Master dahil nagpapagulo ito sa kanyang layunin sa mundo. Nagpasalamat ang bata sa ginawa ni Merwem habang hindi mababaka sa kanya ang kahit na anong sakit sa kabila ng mga malalalim na galos at sugat na tinamo nito mula sa pag-atake ng hayop. Tinanong siya ni Merwem kung bakit hindi siya sumigaw at humingi ng tulong. Nasinagot niya na masyado pang maaga at maaaring makaistorbo siya ng mga taong natutulog sa kastilyo. Sa muling pagkakataon, humanga si Merwem sa batang Gunji Master. Nakita niya kung gaano kawalang laban at kahina ang bata. Sinabi niya kay Komugi na kailanman ay hindi siya maaaring maging abala sapagkat siya ay isang espesyal na bisita ng hari. Ang mga salitang ito ay tiyak na nagmula sa kanyang puso sapagkat ang tanging tumatakbo lamang sa kanyang isip ay ang dahilan kung bakit hindi pa niya pinapaslang ang bata katulad ng kanyang unang kagustuhan. Umiyak si Komugi sa sinabi ni Merwem at mula dito, nagbago ang pagtibok ng damdamin ng hari, hindi lamang para kay Komugi, kundi para sa sangkatauhan. Napaisip si Merwem kung ano ang kanyang nararamdaman para dito. Anong dahilan at bakit hindi niya ito pinaslang? Kung bakit niya ito iniisip at kung bakit niya kinu-question ang kahulugan ng kanyang pagkabuhay sa mundo dahil sa babae? Bago pa man masagot ang kanyang sarili, ay dumating ang isang di inaasahang pag-atake. Ito ay ang pag-ulan ng atake ni Zeno kasama si Chairman Netero mula sa kalangitan. Ang abilidad na ito ay lubang puminsala kay Komugi matapos itong tumagos papasok sa kanyang silid. Agad siyang pinuntahan ni Merwem at nakita ang kanyang nakahandusay na katawan. Kinargan ng hari si Komugi sa kanyang kandungan. Ito ang tagpong hindi lamang nagpakita kanila Netero, Zeno at Pitu ng pagpapahalaga ng hari sa Gunji Master, kundi nagpaalam rin sa atin ang malalim na pagtingin ni Merwem sa babae. Matapos damhin ng matinding kalungkutan sa sinapit ni Komugi, nabatid ni Merwem na kailangan niyang sumama sa dalawang matanda at makipagtuo sa mga ito upang manatiling ligtas ang batang walang malay. Kaya, lubos niyang ipinabatid kay Pitu ang kanyang matinding pagtitiwala sa Royal Guard para pagalingin nito si Komugi bago siya umalis ng kastilyo at makipagtuos kay Netero. Sa pagharap ng dalawang malakas na nilalang, makikita natin na ang lahat ng pangyayari ay nakaugnay sa mga naiambag ni Komugi sa maikling buhay ni Merwem. Halimbawa dito ay ang pagbabago ng layunin ni Merwem na ipinaalam niya kay Netero. Sinabi ng hari na gusto niyang pamunuan ang sangkatauhan kung saan poprotektahan niya mga mahihina at naaapi. Isang kagustuhang nabuo matapos niya makita ang kawalan ng kakayahan ni Komuging protektahan ng kanyang sarili. Matatandaan din natin na ang naging dahilan para tuluyang makipaglaban si Merwem ay dahil sa alok ng chairman na ibibigay nito ang pangalan ng hari kung magagawa nitong talunin siya. Ang pangalan na ito ay ginustong malaman ni Merwem dahil sa kanyang pagnanais na ipaalam ito kay Komugi para masagot niya ang naiwang tanong ng bata. At higit sa lahat, ang tumulong upang makasabay si Merwem sa kabihasaan ng matandang chairman sa pakikipaglaban ay ang kanyang mga estratehiyang nabuo dahil sa pagnanasa niyang talunin ng Gunji Master. Ang laki ng naiambag ni Komugi sa buhay ni Merwem ang bumuo ng tuluyan sa mga katanungan ng hari sa kanyang sarili simula nang siya ipinanganak. Kaya, hindi nakakapagtakang nabatid agad ng hari na may isang bagay na nawala sa kanya matapos siyang iligtas ng dalawang Royal Guards. Dahil sa pagnanais nila Yupi at Poof na pagtuunan ni Merwem ng pansin ang pamumuno niya sa mundo at para maiwasan din nila na tuluyang mabago ang layunin ng hari dahil sa Gunji Master ay itinago nila kay Merwem ang lahat ng magpapaalala dito ukol kay Komugi. Bagamat hindi matukoy ni Merwem ang sekreto ng kanyang mga tagapaglingkod ay nababatid niya ang nararamdaman ng dalawang naglilihim sa kanya. Isa itong kakayahan na nakuha ni Merwem matapos sabigin nila Poof at Yupi ang malaking porsyento ng kanilang katawan sa hari na lumikha ng matinding connection sa tatlo. Bukod sa kakayahang ito, dahil sa ability ni Merwem na aura synthesis ay nagawa niya rin magamit ang mga nine abilities ng dalawang Royal Guard. Isa sa mga abilidad na kanyang nagamit ay ang abilidad ni Yupi na tinatawag na metamorphosis. Ito ang abilidad na nakakapagbigay sa Royal Guard na baguhin ang kanyang anyo papunta sa iba't ibang wangis na angkop sa iba't ibang sitwasyon.
Noong binigay niya ang kanyang katawan kay Merwem, nagamit ng kanyang hari ang kapangyarihang ito na tumulong sa kanya para makapagpatubo ng dalawang pakpak sa kanyang likuran na sapat para siya makalipad sa himpapawid. At dahil sa tinataglay na natural na lakas, nagawa niyang bumulusok sa ere ng napakabilis at maglakbay pabalik sa palasyo. Ang distansyang ito ay inaasahan nila Yupi at Poof na aabuti ng 15 minutong paglipad. Subalit, nagawang paikliin ito ni Merwem sa loob lamang ng 5 minuto. Bukod sa abilidad nito, ang isa pang nanability ni Yupi na nagaya ni Merwem at lubang nagpumangha sa atin ay ang kakayahan niyang gumamit ng Rage Blast o ang napakalakas na abilidad ni Yupi na halos nagpabagsak sa kastilyo. Nang ginamit ito ni Merwem, nagawa niyang ipunin ang kanyang oras sa kanyang braso matapos niyang baguhin ang anyo nito. Nagkaroon din siya ng animoy bibig sa kanyang palad kung saan lumabas ang nag-uumapaw na linya ng aura na nagpasabog sa isang malaking borol at dumurog dito ng tuluyan matapos matamaan. Maliban sa mga abilidad ni Yupi, nagaya niya rin ang isa sa mga nanability ni Poof na tinatawag na Spiritual Message. Noong ibinigay ni Poof kay Merwem ang kanyang katawan na nagtataglay ng karamihan ng kanyang aura, ay inihalo ng hari ang kanyang napakamakapangyarihang end dito at nakagawa siya ng panibagong bersyon mula sa abilidad. Tinawag niya itong Photon. Isa itong kakayahan na nagpapalit ng nenang hari papunta sa napakaliit na butil ng aura na maaaring ihiwalay sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpapakalat nito sa kapaligiran. Sa oras na dumampi, sa kahit na anong bagay o nilalang, malalaman ni Merwem ang hugis, kahalagahan, emosyon at iba't iba pang impormasyon na nakapaloob dito. Bukod doon, kaya niya ring maramdaman ang paglilihim sa kanya ng mga nilalang na nalalapatan ng Photon. Ito ang dahilan kaya nagawa ni Merwem na maintindihan ng tangkang pagtatago sa kanya ng sekreto nila Poof at Welfin at naging dahilan para maipanambalik ni Welfin ang nawala niyang alaala sa pamamagitan ng pagsambit ng pangalang Komugi. Bumalik sa isipan ni Merwem ang mga panahong naglalaro sila ng Gunji Master at napagtanto niya ang kahalagahan nito sa kanya. Agad siyang pumunta sa ilalim ng kastilyo para hanapin ang babae matapos tuluyang talikuran ang kanyang layunin bilang hari ng mga kameraan. At dito niya natagpuan si Palm na nagsabi sa kanya kung nasaan ang Gunji Master. Nakita ni Merwem si Komugi na nakatago sa kahon. Kanya itong pinukaw mula sa pagkakatulog at sinabing oras na upang maglaro. Habang naglalaban, kapansin-pansin na tuluyan ang tinanggap ng hari ang kanyang nalalapit na paglisan. Patunay dito ang pagkasabi niya kay Komugi na ipaparating nito ng personal ang pasasalamat ng bata sa kanyang mga taga-Selby na nauna nang humarap sa kanikanilang kamatayan. Sinamantala ni Merwem ang pagkakataong kasama niya ang babaeng kanyang minahal. Sinabi niya dito ang kanyang pangalan na dati nang naitanong sa kanya ni Komugi at hindi niya nasagot. Binigyan niya rin ang pagkakataon ng babae na makuha ang kahit na anong kanyang naisin sa oras na matalo niya muli si Merwem. Subalit, ang tanging naging kahilingan lamang ni Komugi ay ang makalaro muli ang hari. Habang nag-iisip ng matibay na strategiya, ay laking gulat ng hari na makitang lumuluha ang bata. Lumuluha ito hindi dahil sa kalungkutan o dahil sa mapait na pangyayari ng kanyang buhay. Lumuluha ang Gunji Master dahil sa matinding kaligayahan na kanyang nararamdaman habang kalaro ang hari na nagbigay ng importansya sa isang lampang bata na katulad niya. Lumuluha siya dahil sa kabila ng pananatili niya sa madilim na mundo, dulot ng kanyang kapansanan ay nakakaramdam siya ng kaliwanagan mula sa kasiyahang nadarama. Tinatanong ni Komugi ang hari kung karapat dapat ba siyang maging masaya, kung karapat dapat ba siyang magalak, kung dapat ba niyang maramdaman ang lahat ng ito. Ikinalungkot ng hari ang kanyang narinig dahil alam niya na karapat dapat si Komugi sa lahat ng magagandang bagay sa buhay na maaari niya pang maranasan sa mundo. At hindi ito mangyayari kung mananatili ang bata sa piling niya. Ipinagtapat niya kay Komugi ang nalalabing sandali ng kanyang buhay dahil sa nakakahawang laso na nasa kanyang katawan. At binalaan niya ito na kapag nagsama sila ng matagal ay maging siya ay mamamatay. Hindi pa man tapos magsalita si Merwem ay nagdesisyon na si Komugi na samahan siya hanggang huli at ipagpatuloy ang laro. Sa huli, ipinikit ni Komugi ang kanyang bulag na mga mata at sa unang pagkakataon, sa kanyang muling pagmulat ay kanyang nasilayan sa wakas ang haring kanyang minahal na nagngangalang Merwem. Ito po ang aking paliwanag ukol sa pag-ibig at kamatayan nila Merwem at Komugi. Bago tayo magtapos, hayaan niyo muna akong batiin sila Ana Santos, Jerry Craner, Jason Reyes, kasama rin sina Daniel Lipio, Jerwin Riel, Riens Gahopo,
pati rin sila Alvin Guillano, Paulo Toreno, Simon Olantige, at syempre sina Hao Jensen, Alexis Bilandres, Jafirin Dipatuan. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa kayong tanong o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. Kung gusto nyo namang maging parte ng ating video, ay huwag kang mahihiyang magpa-shoutout. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!